start our official first lecture for the prelims, may I ask Miss Kathleen Jean Viernes to lead us an opening prayer? Kathleen? Sige po, sir. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day. Thank you for all the blessings you gave to us. Please guide us on whatever we are going to do today. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Kathleen, for the opening prayer. Yes, sir. May I request everybody to please open their... Ay, sa akin pala, hindi pa naka-open yung video ko, no? Kindly open all your cameras so that we can have our... tawag nito? Yung screen capture ng meeting natin for this afternoon. Everybody, para mabilis. Gapo kasi naman eh. Kasi alo, issues niya eh. Carl Jan. Sir. Present ang put. Open cam daw. J. Chris Ariola, open camera. Ah, sige, pwede na siguro yan. 1, 2, 3. What's in store for us this afternoon is we will have a recap of our week 1 lessons. And then after that, we will have a presentation of two pairs of the laboratory learning task 1. And after that, we will link that learning task with our topic 2, which is analysis of algorithms. So those topics were already posted in our LMS under section topic 2, and the subtopics of that topic are running time analysis, rates of growth, and the big O analysis. And then after that, lecture and a couple of demonstrations so that you could understand those terminologies, the demonstration of some of the examples of big O analysis, which is part of your lecture learning task. So yung learning task natin itong week na ito. So we will be doing that with the use of Jamboard. So I hope you've prepared your, if you have your stylus pad and stylus pen, or you can have your mouse, just your mouse. And then the quiz for week 1 and 2 is scheduled next week, Saturday. Okay, so before we start with our week 2 topics, I hope you've read our week 1 topic, which is just a review of the different terminologies or knowledge that you have gained on your previous subjects. Yung ating definition ng variables, data types, and data structures. So may I ask from the group what can you recall when you hear the words or the terms variables, and then yung ating data types and yung ating data structures? And then let's just try to link those three terminologies para mag-gauge ko na kumbaga naintindihan nyo yung ating linking ng mga terminologies na yon, yung tatlong yon dun sa ating course na data structures and algorithm. Anyone? How about Jando? Jando Catalon?
Natulog na ba si Jando? Si ganyan na lang din. Mahilig mag-react eh. Si Justin. Justin RJ. Variable, liable to change. So, dynamic siya. Against a constant na hindi nagbabago yung value. So, variable, because of its term or its word, variation, variating, kaya variable ang tawag. So, tama, ayan nga, liable to change. Liable talaga. Meron siyang kaso. Liable. Joke lang. So, tama yung sinabi mo, Justin RJ. Variable is, you know, it's a dynamic. It's dynamic against a constant that is, that its value is, does not change. So, about ganyan, data types. Z. Okay. You are giving data type. So, we have integer, we have double, we have, ano yung char? Charot o char? O char na data type yan, Kathleen. Joke. Sige, char or character, we have float. Anong floating? Wala tayong floating. Floating point, siguro ang ibig mong sabihin, Bob. So, float, sa data type, string, void, boolean. Okay, so naiintindihan nyo, data types. With the respect to the term variables, we can group them into data types. So, yun yung link niya with variables. How about data structures? Array. So, J. Chris Ariola, what about array? And how do you link yung ating variables and data type sa array? No, sir. No, sir. Okay, sige, sige. Eh, sinabi ko yung array kasi, sir, kasi, kwan, diba yung data structure, eh, kwan, sabi sa lesson mo, eh, particular way of storing or organizing data. Kaya nakalagay sa parang, lesson natin, ayun nga, dinefine mo siya. Okay, oh, sige, sige, sorry. Parang yung definition ng data structure, sir, eh, parang may compare mo siya sa array. Kasi ganun din yung ginagawa mo sa array, sir. Inalagyan mo siya ng mga values, ganun, sir. Parang mag-store ka din ng data gamit yung array. Okay, thank you, J. Chris Ariola. Tama yun, sinabi niya. So, pag-define pa lang niya, common sense na. So, pag sinabi natin data structures, parang kumbaga eh, organization of our variables, wherein yung variables natin may different data types. So, you organize those variables or inputs into our data structures. And one of the data structures that you've learned on programming 2 is yung ating arrays. Okay? Okay? So, wag na tayo magtagal sa week 1 lesson. Yun lang yung gusto nating ipaalala sa inyo sa week 1. Punta na tayo sa week 2. But before week 2, yung ating learning task muna nung week 1, which is yung ating review of arrays. One-dimensional array and multi-dimensional arrays. And of course, nililink rin natin dyan yung ating know-how on algorithms. So, may we now proceed doon sa mga students na gustong magkaroon ng class 5 sa quiz na mag-present ng kanilang code. And of course, yung talagang output natin ng ating learning task 1, kung ano yung gusto nating palabasin. Kasi aside from doing the codes of those problem sets, I required you to get yung performance ng ating mga codes
dalawang measures. Una ay yung ating time, execution time. And then yung pangalawa ay yung ating file size. Sabi na natin pwede rin yung ganyan, yung number of statements ng code ninyo. So yun yung gusto natin palabasin na analysis din dun sa codes. So, Justin, RG, would you want to present your output? Tinignan ko yung mga output ninyo. Eh, halos pare-parehas. Nagkopyahan ata kayo eh. Pero hindi naman yun yung ganyan. Gusto nating palabasin dun sa lesson na yun na makuha nyo yung sagot ng problem set. Meron tayong gustong palabasin na iba dun sa analysis. Okay? Meron ba, sir? May na-represent ba, sir? Yes, may nakikita. Proceed. So, sir, yung unang part yung print the aday na baliktad, sir, di ba? Bale, ang ginawa ko muna is nag-declare muna ako ng array ko, sir, which is ito. Ito, sir. Ay, lipat ko lang sa whiteboard, sir, para lipat ko lang sa whiteboard. Or wag na lang ito. Ito, sir, ito, int ar the equals new int. Tapos nag-declare na ako agad, sir, para awalan ng inputs, para mas mabilis. Kasi yan talaga yung target ko, sir, yung mabilis yung program ko. So diretso na ako sa loop ko, sir. Since yung direction print lang, sir, hindi naman i-store, diretsong print na CISO LN na agad. So yung original array is 5 5 12 25 11 3 4 1. Nung naran na to, naging 1, 4, 3, 11, 25, 12, 5, which is kabaliktaran nung original array. And yung execution time niya is 269,200 ms. Ito. So yun, sir. Which is significantly mas mataas kesa dun sa nakasama ko, sir. Yun lang, sir. Okay, wag mo muna nang i-close yung ganyan mo, yung presentation mo. Sige, tingnan natin isa-isa. Yung instruction ay mag-generate ng random number. Dalawang klase ng random number 'yun. Ang una ay yung number of items sa array. And then yung pangalawa ay yung mismong content ng array. So, I presume na dahil naglagay ka na ng, nag-declare ka na ng iyong array na integer, ay kinuha mo siya sa Excel, yung mga values dyan. Tama? Justin? RJ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige, sige. And then, gumamit ka ng for loop para yung laman na ng for loop mo is to print in reverse na ang iyong array. So, ang masasabi ko lang dun sa naging output mo, hindi mo na-capture yung ganyan, no? Yung changes dun sa chinare ko na code. Dapat dinivide mo into 1 million yung elapsed time, di ba? Dapat naka-divide siya into 1 million para makuha talaga natin yung milliseconds. Pero kung i-divide mo naman yan, 0 ang lalabas dyan sa execution time mo. Pero kung di siya naka-divide, makikita mo talaga yung difference kapag
tawag nito kapag less than zero yung naging execution time. Sige. So, kung number of statements naman, 1, 2, 3, tatlo lang, tatlong statements lang yung sa'yo. Yung declaration mo nung array, yes, yung sir. For loop mo, at saka yung laman ng for loop. Sa tatlo lang. Okay. Sige. Thank you, Justin RG. Since wala yung kasama mo, pwede tayong mag-sample pa ng isa sa one-dimensional array para lang makompare natin. So, execution time mo is 269,200. How about yung iba? J. Chris. Meron ka dyan? J. Chris? J. Hey Chris, ayan na. Nakikita nyo na yung ganyan, yung window. Oo, oh, sir. Ah, sige, ikaw na. Parang ikaw pa po dyan, sir, yung number one. Number one. Eh, yung dyan sa number one, sir, eh, bale, yung mas mabilis dyan, eh, yung dun sa partner ko. Pero yung nagkaib, yung halos lahat ng lines namin size ganun sir, eh magkalapit lang. Pero yung pinagkaiba lang kung bakit mas matagal yung sa akin sir, kasi yung sa kanya sir pag you know, pag rinan mo diretso lang. Walang scan yung sa akin sir. Sabihin mo yun sa'yo. Wait lang, pakinggan muna natin si J. Chris. Hindi mo pala pinos dito yung ganyan code mo mismo, no? Hindi sir, yung file yung sinend ko sir. Hindi, nag-send ka rin ng analysis mo sa taas. Kumbaga eh, number of lines, sabi mo sa array 1 mo 34 lines. 34 lines? Oo sir. Pero ilan yun talagang ganyan, yung mismong statements mo lang? Hindi ko na matandaan sir. What I mean by statements is yung nag-e-end siya with the semicolon. Kasi yun yun eh, yung number of statements nag-e-end sa semicolon. Hindi mo matandaan. So, sige, 34 lines of code. Tapos, yung napansin lang namin dyan, sir, eh, kung bakit magkaiba yung execution time namin. Kasi yung sa code, sir, may fan pa yun, sir. Ay, ikaw yung nagsiset kung ilan yung gusto mong length na kukunin niya sa given na array values, sir. Mm-hmm. Tapos, yung sa kanya, sir, eh, kapag rinan mo, magdediretso na yung output niya, sir. Kaya masabilis yung execution time. How about yung kasama mo? Sino yung kasama mo na sumagot kanina? Si Ralph? Ako po, sir. Ralph po, sir. Ano naman yung sa'yo, Ralph? Sige, continue. Yung ano sir, yung sa akin naman is ano. Ay, yun kasi yung kaya mas mabilisin sa akin sir kasi quad. Eh, wala na pong quad, system dating. Wala na pong user input na ilalagay kaya ano. Eh, compiler na lang yung magbe-base dun sa dati ng naka-predetermined na ari. Natin yung codes niya, no? Pero baka mamaya biglang maghang tong laptop ko pag nag-open ako ng Java kasi may OBS din ako dito. O sige, nag-gets ko yung difference nung yung codes ninyo, yung naging performance na nag-base yung difference doon sa ginamit nyo. Ginamit yung way sa pag-solve ng problem. So, yung una, gumamit siya ng system.in o yung scanner utility natin. At yung isa naman, diretsyong nag-instantiate ng values sa array. Kaya mas mabilis. Okay, thank you. Next. Punta naman tayo sa multidimensional array. Sige. Summarize natin mamaya. Tapusin muna natin lahat. Sino ang brave soul na magta-try mag-present nung sa multidimensional array?
Si Kathleen, binabanggit ko kanina ang ating prayer leader. Kathleen, pasok. Wala, mahina siguro yung internet ni Kathleen. Ah, how about si Ze Sorita? Mukhang merong problem yung ganyan, internet connection ni Kathleen. Si Ze, try nga natin si Ze. Sir, kita po ba? Yes, nakikita. Ay, ang tagal mo kami pinaghintay. Sir, medyo magulo po kasi yung code ko kasi madami po ako nilagay na no problem. Displays. Okay lang, just present po. Sige, nakikita namin kaya na maliit, pagpasensya na lang nung iba. I-marirevisit naman nila later on sa video. Sige, continue. Yung akin po kasi, sir, parehas po kami ng partner ko na in-apply yung system.in. Hindi po namin in-specify yung mga inputs po namin sa mismong code. Mm-hmm. So, yung output po namin, sir, yung runtime po niya is nagbavary. Try ko pong i-input, sir. Yung mga inputs po lang. Eh, wait lang. Hindi ko kasi mahanap kung saan. So, kung makikita niyo sir, ganyan yung naging, yung pinakita ko rin po kasi yung original at saka yung kapag na-transpose na po. Walang problema din sa ganyan. Sige, mayroon ka pang sasabihin? Wala na po, sir. Yun lang. Bale, ang lumabas na output mo ay sa runtime in milliseconds ay 32,992. Yes, sir. Milliseconds. Okay. So, halos lahat naman nung ganyan, nung nakita kong output ninyo sa learning task, parang ganito ang pagkakagawa. So, isa-isayin natin yung code mo. Una ay, create ka ng object na input with the scanner. Scanner yes, object. Sir. Tapos, nag-declare ka ng multidimensional array na fixed na mayroong 3 rows at saka 5 columns. Yes, sir. Tapos, ayun na nga, yung mga following codes mo na ay nag-store ka na ng values. Dito po. Missing yung nested for loop. Yes, sir. And then, yung next na code mo ay magpiprint ng original. Yes, sir. Para po makita po. Para makita. Yes, sir. And then, yung ganyan naman, yung last, is yun na yung mag-print. Yes, sir. Okay. So, parang nadagdagan yung ganyan, yung runtime mo dahil nag-insert ka pa ng codes to display yung ating original out. Original ganyan. Yes. Original input. Parang ganon. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Thank you, Ze. So, yun nga. Yung yes, sir. Na-divide mo siya into 1 million, ibig sabihin mataas yung ganyan running time natin. 32,000. Yes, sir. 32,992 milliseconds. Yes.
Tignan nga natin yung output kanina ni Ganyan para mabilis lang tayo. Yung kay Justin RJ. Thank you, Ze. You can stop your presentation. Justin RJ. Para mabilis tayo. Serious. Ba yung number 2 mo? Yun yung number 2? Yung second part, sir, presenter. Mag-show nga ulit. Yan po, sir. Meron na po, sir. So, Pinag ko na yung divided by 1 million, sir. Paano yun? Sige nga, paki-explain nga yung code mo, Justin RJ. Yan lang din, sir. Predetermined na agad yung array, sir. Yung 2D array. Tapos, dalawang 4 na lang. Yung ginawa ko sa unang 4, sir, in-extract ko muna yung kwan, sir. Itong column, yung first, yung column, sir, yung 2 at 11, para yung row sila. Which andito na, sir. Okay, no, sir. Which eto na, sir, in-extract ko muna yan kasi mahirap kasi nga eh. Mahirap kasi i-extract yung column sa isang 4 lang with the row, sir. So, inuna ko mo yung column, itong dalawang to, sir. Tapos, sinunod ko na, sir, yung sumunod sa mga column na yon starting from index 1 to 4, sir. So, sumunod na itong mga to. 6, 9, 7, 8, 12, 4, dito sa susunod dito, sir, na 4. Kaya nakuha ko itong output ko na to, sir. From row, naging column siya, sir. 2, 6, 9, 10, 11, 8, 12, 4. Tapos yun, sir, dinagdag ko na din yung divided by 1 million, sir. So execution time niya is 0, sir. Okay. Thank you, Justin RJ. So ngayon, let's try to, ganyan. Try to compare yung output nila Ze at saka ni Justin RJ kanina. So, based na lang dun sa execution time, malaki yung execution time ng codes ni Ze. 32,000 milliseconds. Yung kay Justin RJ naman, wala pang zero siya. Pero kung hindi mo siya i-divide by 1 million, merong output yun. Pero hindi siya in milliseconds. So, ibig sabihin, mas, tawag nito, mas efficient yung ginawang code ni Justin RJ. Pero hindi ko naman sinasabing mali rin yung ginawa ni ganyan, ni Ze. Ganun lang yung way ng kanyang pag-internalize ng problem set at pag-solve ng problem. Pero dito nga sa ginagawa natin, sa next lesson natin, yung ating algorithm analysis, yun ang gusto nating pag-aralan. Yung performance ng ating code. So, very ganyan, very, very evident na yung code na ginawa ni Justin RJ ay mas efficient kesa doon sa code naman na ginawa ni Z. Kasi masyadong malayo yung difference in execution time. But let's end yung ating tawag nito. Yung ating presentation ng ating learning task for week 1 doon sa presentation nila. Thank you sa inyo mga brave souls sa pagpresent. So kahit inabot tayo ng matagal, at least nakapag-present yung gustong mag-present. So, punta na tayo sa topic natin. Topic natin for week 2.
Sige. Huwag niyong kakalimutan yung ganyan na yung mga naging presentation nila kanina kasi meron tayong link na gagawin doon sa week 2 lesson natin. So, bago yon ay i-share ko muna yung ating Jamboard sa grupo. So, ano ba yung link ng ating learning task, laboratory learning task 1 with our lesson this week, yung ating algorithm analysis. So, yung ating algorithm analysis, kaya natin siya ginagawa ay para makita natin yung performance ng ating codes. Yun ang parang pinakauna nating goal sa lahat. We have to know the performance of our codes. It is not enough that the codes that we write are correct. Kasi sometimes the efficiency of the codes means something. Paano kung ganyan? Paano kung napakaraming inputs? If the size of our inputs is sabihin nating more than 1,000. Tapos sa tignan natin yung code na ginawa nila Ze at saka ginawa ni Justin RJ. So paano kung yung ganyan input ng ating array, yung mga laman ng ating array doon sa code na ginawa nila ay more than 1,000. Ano ang mas efficient? Yung code ni Ze or yung code ni Justin RJ? Very obvious na yung code ni Justin RJ. Kasi nung una pa lang, yung konting inputs pa lang, ay makikita mo na yung difference in its execution time. Pero execution time yon. How about yung ganyan, yung ating number of statements sa code? Mas marami ding statements yung code ni Ze kasi meron pa siyang codes for displaying the original input. Samantalang yung kay ganyan naman, kay Justin RJ, ay kokonti lang. And makikita mo rin yung difference nung algorithms nila, yung codes na ginawa nila. Si ganyan, si Ze, ang pinakita niyang ganyan, pinakita niyang codes para sa kanyang multidimensional array problem set, ay nested for loop. And then yung kay ganyan naman, kay Justin RJ, ang ginawa niyang code ay loop lang. Simple na for loop lang. Hindi siya gumamit ng nested for loop. And kapag gumamit ka ng nested for loop, ay ibig sabihin, mas kailangan niya ng mas matagal na processing time. Yun ang naging main difference ng code nilang dalawa. Gumamit ng multiple nested for loop si Ze, kaya nung nakita niyo yung kanyang yung execution time niya, masyadong malaki yung ganyan, naging outcome, 32,000 something. Samantalang yung kay Justin RJ, zero lang. Wala pang ni 1 millisecond hindi nagpakita na ganon. So, talaga makikita mo yung difference. Yun ang goal natin sa algorithm analysis. Gusto natin malaman kung yung code ba, yung mga codes ba na ginagawa natin in solving our different problems in the data structures and algorithms ay efficient. Yun ang una nating titignan bago tayo mag-proceed sa different data structures. Bago tayo mag-proceed sa different sophisticated algorithms, yung mga searching, sorting algorithms natin, and different types of algorithms, kailangan muna nating intindihin yung efficiency ng ginagawa nating codes. So, yun yung una nating lesson. So, dun sa ating laboratory learning task, dalawang way para malaman natin yung performance ng ating algorithms. Una ay yung sa ating execution time. Execution time. And then yung pangalawa ay number of statements.
Ayan, hindi pa nakapag-practice sa pag-ganyan, pagsulat. Sige. Execution time. Sa real world coding, talagang ang basis natin sa algorithm analysis ay execution time at saka number of statements. However, yung ating execution time, marami siyang factors. Una na nga, yung ating machine. Kung mas mabilis or mas mataas yung specs ng computer natin, talagang ganyan, talagang meron siyang connect with the execution time. So talagang mas bibilis yung execution time natin. So although sa real world talagang tinitignan natin yung execution time, pero ideally hindi ginagamit ang execution time or kinoconsider sa simple algorithm analysis. Another, yung ating number of statements. Yung number of statements ay nakadepende sa style ng programmer. Pwede kasi yung programmer, mahilig siya sa detalyado kasi yun yung nakagawian niya. Meron naman din yung programmer na gustong simple lang. At mapapansin natin yun doon sa difference ng codes nila ganyan. Nila Ze at saka ni Justin RJ kanina. Kay Ze, ganyan, gusto niya detalyado yung codes niya. Kaya maraming statements. At naging factor din yun doon sa paglago ng kanyang execution time. Samantalang yung kay ganyan naman, kay Justin RJ, very few lang siya mag-code. Few statements lang yung paggawa niya ng code. And talagang ina-analyze niya kung pwede ba siyang masimplified na hindi siya gagamit ng nested for loop. So, gumamit lang siya ng mga simple for loops. So, in real world, yes, number of statements can be used as a measure in comparing algorithms, the performance of algorithms, pero ideally, hindi rin. So, kung ang execution time at saka number of statements ay ideally, hindi sila ginagamit sa algorithm analysis, what then ang ideal way in comparing algorithms for its performance? So, kung nagbasa na kayo doon sa ating lesson, ito ay yung ating running time. Running time analysis. So, how do we ganyan? How do we explain yung ating running time analysis? Let me just draw. A graph. And sabihin natin ito yung y-axis natin yung running time. And then yung x-axis natin ay n. Ang n natin ay yung ating input size. So, sa running time analysis, kinoconsider natin yung ating input size. And based dun sa ating laboratory learning task, gumamit tayo ng ganyan, ng random numbers to generate our input size. So, random number generation ang way na ginawa natin. Pero yung mga nasampulan natin kanina, konti lang yung input size nila. So, maliit lang. So, sa running time analysis, yung input size ang way natin para malaman kung yung algorithm natin ay talagang efficient. So, habang ang input size natin ay palaki ng palaki, yung running time natin ay pataas ng pataas din. Yan. Based on our lesson, or our topic na uploaded sa ating LMS, yung running
Time analysis is the process of determining how processing time increases as the size of the problem or the input size increases. So, based on this graph, as input size increases, yung running time natin ay nag-i-increase din. So, yung running time natin, pwedeng sabihin natin ito yung hindi natin siya masasabing yung execution time. Dahil magkaiba yun ha. Yung running time and execution time ay magkaiba. Kasi yung execution time ay involved dito yung ating machine at saka yung ating compiler. So, yung machine, ibig sabihin yung specs ng processor natin, may factor yun. At saka yung ating compiler quality, may factor din yun. So, yun ang execution time. Pero yung running time ay time din siya na na-execute yung ating code but outside of those factors, yung dalawang factors na yun. So, yun yung running time natin dito. Okay? So, how do we compare algorithms? So, using running time analysis, code ito ni ganyan, ni 3D. Actually, parang parehas lang din siya dun sa code ni Z. Magkaiba lang yung way din ng pagkaganyan, pagka-code, lalo na dun sa pag-initialize ng array, magkaiba. So, itong code na ito, pwede natin siyang i-transform into function of running time. So, paano ba natin gagawin yun? Tignan natin yung mga ganyan codes na will inflict or instill running time. Una, dito sa ating sundan natin sa from first code until the last. So, itong instantiation of an object scan, may running time ba ito? Sige, Justin RJ, bakit hindi? Kasi wala naman siya value na hinuhold, tas wala din naman siya processes. So, yung ganyan, sige, let's try to consider yung answer ni Justin RJ. Itong first statement natin, hindi natin nire-require, hindi required na magkaroon siya ng running time. So, hindi ito required. How about the second? Ganon din siya, di ba? Kasi parang nag-initialize ka lang ng object din. Pero dito naman, nag-initialize ka lang ng variable. So, hindi na kailangan ng running time. So, hindi rin. How about yung third statement natin? Meron, sir? Meron. Mr. Thirdy, bakit meron sa tingin mo? Kasi sir, humingi siya ng input. So, magkakaroon siya ng running time. O sige, consider natin yung answer ni Thirdy. Itong third at saka itong fourth ay nangangailangan ng running time analysis. Ng running time, meron siyang running time, I should say. Itong panglima, and kasama sa running time yung input size. O sige, let's consider your answers. How about itong panglima? Instantiation din siya. So, parang parehas lang siya dito sa scan, ay instantiation. Initialization, I should say, nung object at saka variable. So, parang parehas lang din siya doon. So, hindi kailangan. And generally, itong mga ito ay nangangailangan ng running time. Or may running time sila. So, ibig sabihin, itong mga codes natin na nag-i-initialize lang ng class, nag-initialize ng class, ng object at saka ng variables,
ay hindi nangangailangan ng running time. So pag mag-a-analyze tayo ng ating mga codes, kumbaga eh, mag-a-analyze tayo ng efficiency ng ating mga codes, hindi natin sila isasali, itong mga initialization sa ganyan natin, sa pag-analyze ng performance ng ating codes. So yun lang mga statements na kumbaga nangangailangan siya ng running time. And how do we ganyan? How do we relate later on itong graph natin ng running time analysis with dito sa ating ganyan, sa ating example na code? So ganito siya. Statement number 3, itong si x is equal to scan.next int, open and close parenthesis, semicolon, supposing na nagganyan na tayo, nag-input na tayo ng naglagay na tayo ng input doon sa ating utility na scanner, ito ay mayroon siyang running time na 1. So, ibig sabihin, yung pangalawa, may running time din siya na 1. Ibig sabihin ng 1 na running time ay constant. Next, punta naman tayo dito sa ganyan, sa mga nested for loops natin. So, dito sa ating ganyan, sa ating unang statement ng for loop dito. Kung itong mga statement na ito ay 1, ang running time niya, how about itong mga ito? Itong for loop natin, ito muna. Any wild guess? Greater than 1, Zandrel Joel Katindoy. Tama, hindi siya 1, it's greater than 1. But how much is that greater than 1? N raised to 2, since nested loop processing will increase exponentially depending on the N. Ilagay natin yung sinabi ni Jerome. N raised to 2 ang running time niya. How about the itong for loop natin sa loob? Ito. Mukhang ganyan na. Meron tayong nag-advanced reading na ganyan. Student. Sige. Jerome? N. Sige. N ito. How about itong ating R? And then open bracket. I close bracket, open bracket, j close bracket is equal to scan.next int. Constant lang po, kaya 1. Okay. How about tong ating system.out.print.println? Does this require a running time? Yes po, 1 pa rin. Okay. O sige, yung iba naman, marami namang nakapasok dito sa ating ganyan, Jamboard. Try to identify yung ating running time for the rest of the codes. Sino ang may gusto? Zandrel. I-try mo nga, lapatan ng ganyan, running time yung mga codes natin. Teka, hinay-hinay. Mouse yung gamit mo, no? Hindi naglalapat yung ibang ganyan. Ginawa mo. Ah, sige, sige. So, ang nilagay mo, yung second na nested for loop natin ay n squared. And then, sa loob niya, n squared din. Tapos system.out.print 1 constant 1 and then n squared. Ano to? Ayusin mo, Zandrel. Dito oh, merong for loop tayo dito and then meron na naman dito na for loop. Pwede mong i-erase.
Ang ganda, ano, letter N. Sige, sige. Tama ba yung ginawa ni Zandrel? Based dun sa mga naging ganyan natin na discussions natin kanina dito. O based dun sa una nating sample sa taas, tama ba yung ginawa ni Zandrel? Ay, oh, meron pa. Sige. Oh, about yung I++. Ito pa, oh, I++. Di ba kailangan ng running time yan? Oh, and din. Sige. So, sa tingin ko, si ganyan, si... Oh, sige, sige. Sabihin mo kung tapos ka na, ha? Basta nasa loob loop, sir, N. Sige. O, huwag ba din takpan yung ganyan natin, alipat mo. Huwag mo takpan yung code natin. Yan. Doon sa left, ay, right portion, may lagay. Sige pa, sige pa. Huwag mong palakihin. Kailangan ko yung space mamaya dyan. Yan. Sige, doon sa right. Yan. Sige, sige. O, sige, i-check natin yung ginawa ni Zandrel. So, sabi ni Jerome kanina, kapag nested for loop, depending on the ganyan, doon sa instances ng nested for loop natin, ay gagamit tayo ng n raised to 2. So, tama. Ito. Pero ito, sabi ni Zandrel, n raised to 2 pa rin. N squared pa rin. So, tama ba? Based dun sa ganyan natin kanina, hindi. Kasi kung nasa ganyan na siya, nasa loob na siya na for loop, ibig sabihin, siya na yung n. Siya yung n. Okay? Tapos dito kanina, yung mga simple statements natin na system.out.println, ay syempre hindi siya n kasi hindi naman siya ganyan, hindi naman siya hindi naman siya magbe-base yung running time natin dun sa input size. Kumbaga, itong statement na ito ay automatic na constant siya. So dapat 1 ito. Ito rin 1 dapat ito. And then dito tama 1. Ito n squared tama. Ano yan, pinapalitan mo. Bawal na magpalit. Wala namang plus points to eh. Okay. Ano to, nabura? Sige, N. Tama. 1. Tama. 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 So, since nalaman na natin yung running time, for example, itong code na ito, pwede na natin siyang pagsamasamain into a one function. At paano natin gagawin yun? Pag-add lang natin sila. So, dito, sa taas, since itong mga statements ito ay outside naman sa for loop natin, 1 plus 1 is equal to 2 plus meron tayong n squared plus n tapos within that is 1, sabi niya. Sample lang, ha? I'm not saying na itong gagawin natin parang function niya is tama, pero based on sa ganyan, based on theory, ganito siya dapat ina-add. So, meron tayong dalawang constant. Plus 1. And then, dito naman, meron na naman tayong n squared
plus 10, plus 1, plus 1, and then another plus sa baba. Ito. Kasi outside siya dun sa ganyan eh, dun sa for loop. So mag plus 1 tayo. And then another n squared plus n plus 1 plus 1 plus 1. Kasi tatlong beses may plus 1 dito. For example, ganyan yung ating function. Can someone simplify this? Try kong i-simplify muna ulit. So, 2 plus n squared plus n plus 2. Ganun din ito. N squared plus n plus 2 plus 1 plus n squared plus n plus 3. So, yan. Pwede pa bang masimplify yan? O, Zandrel. Sige nga, simplify mo nga, Zandrel. O, si Herbert naman. Sige nga, Herbert, lagay mo nga yung sagot mo. Herbert Raza. 30, diba? 30. Gamit ko. Okay, sige. Ay, wag mong burahin. Sino may sabing burahin mo? Balik mo. Balik mo, Zandrel. Wag mong burahin. Okay, sige, sige. Thank you. O, huwag mo nang burahin, ah. Mas gumanda tuloy yung ganyan mo. So, yung sagot naman ni 30, sabi niya, 3, ano yan? Sino nagsusulat dyan? Magsalita muna kayo bago kayo magsulat. 3n squared plus 3n plus 10. O, sino yung nagsulat sa baba? Sir, ibang sagot, sir. Sino? Sino yun? Magsalita naman muna kayo, ah. Sir, kasama ba yung nasa baba na plus 1 quantity n squared plus n plus 1 plus 1 plus 1 plus 1? Oo, kasama yun. Sir, hindi ko nakasama kanina sa una, kaya mali yung una, sir. So, yun dito sa baba, sinama mo na. Ikaw ang naglagay nito, hindi. Bine-verify pa, sir. O, ganito. Sige, tignan natin yung sagot ni ganyan. Ba't binura mo na naman? Sir, mali, sir. Hindi, walang mali sa akin. Basta lagay nyo lang sagot nyo. O, sige, try mo pa, last. Sige, try mo. Sige, sir. Wait na, sir. Ano yan? Bakit in-square mo na? Sir, parehas, sir. Ah, okay. Sige, sige. Rules ng ating algebra, pag mag-add tayo, just parehas lang din dito, kasi ganun din lang naman yun. So, bakit 3n squared? Dahil merong tatlong instances ng n squared, at yun ang nilagay niya dito. So, in-add lang niya yun, kaya naging 3n squared. So, yan yun ha.
Try natin yung slash slash na lang. Tapos, meron din tatlong instances ng N. Hindi po nasama sa baba kanina, sir. So, ganun din, i-add mo rin. Plus 3N. And then, meron tayong mga constants na 2, 2, 2, 1, at saka 3. So, pag in-add mo yun, magiging 10. So, tama yung sagot kanina ni 30. So, ito yung ating function ng running time para sa code na ito. So, kung basing from theory na ganito yung ating running time ng ating code, sa algorithm analysis, yung simplified version niya, hindi ito yung kailangan nating hindi lahat ng mga nandito sa function na ito ay magagamit. Kasi yung iba, magiging insignificant siya. So, let me illustrate lang yung point na yun. So, for example, ang ating input size ay if n is equal to 1,000. Sige. If n is equal to 1,000, try to compute nga kung ano ang output base from this function. If n is equal to 1,000. Isa-isahin natin para ma-distinguish natin. So, bago natin tignan yung output na sabi nyo 3 million, 3, and then 10. 3 million and 3,000, 10. 3, 1,000 raised to 2 plus 3, 1,000 plus 10. Sige. Solve. Three million, 3,000, at saka 10. Okay. Sige, kompletuhin mo. Sino yung nagsisulat kanina? Ten. Kaya ang ganda ng sulat. Sige. Equals. Sige, lagay mo. 3 million, 3,010. So, tama ito. Pero yung point natin sa algorithm analysis, not all of the parts of the function will be used in comparing algorithms. So, ma-illustrate natin siya kapag mataas yung values ng ating n. And for example, if n is 1,000, tignan na lang natin ito. Itong 3 n squared, kapag minultiply natin siya, pag ilagay na natin yung n natin na 1,000, ang value niya ay 3 million. Tapos dito naman sa 3n, 3,000. And then dito, 10. Constant value na 10. So, in analysis, tignan natin na, yung 3 million, tapos yung 3,000, tsaka yung 10. Sa pag-analyze ng running time, yung mga maliliit na values ay
hindi na natin siya kailangang isali kasi insignificant siya. So, ibig sabihin, yung 10 dito, pwede na nating tanggalin. And then, itong 3,000, what is ganyan? What is 3,000 divided by 3 million? 0.001. So, ang 0.001, significant ba siya sa running time? Hindi pa rin. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan yung 3,000. So, ang kailangan lang natin ay yung 3 million. Kailangan lang natin yung 3 million. Pero in this case, mamaya i-explain natin doon sa ating rules of comparing algorithms na yung leading constant natin ay hindi rin natin siya kailangan. Sabi natin, itong code na ginawa ni 3D, ang kanyang running time, or mas magandang gamitin na natin yung term na nilagay natin sa topic natin, rate of growth. So, ang rate of growth ng ating code dito ay, for example, ay 3n squared, rate of growth. Rate of growth. Yan. Sa pag-analyze ng algorithms natin, ang iiwanan na lang natin ay yung, kumbaga, mas significant na value sa lahat. So, yung 3n squared yung maiiwan. So, in connection with the different terminologies na rin, alam nyo na yung running time. Pag running time, isa-isahin natin yung codes. Kung ano yung mga ganyan nila, running time nila. It's either constant, pangalanan na natin siya dito. Pag 1, ibig sabihin constant. Constant. Pag n squared, quadratic. Kapag n, linear, ayun lang. Dito sa code na ito, sinampulan lang natin yung mga running time na meron siyang constant, meron siyang quadratic, n squared, meron siyang n, linear, pero meron ding iba. Kapag meron tayong nested for loop, for example, maglalagay pa tayo ng for loop dito, sa loob nito, another for loop dito, ibig sabihin yung panlabas magiging n cube siya. N cube ito, ito naman, n squared, ito magiging n. So, pag n cube, ibig sabihin ng n cube ay cubic. Tapos, meron pang iba. Saka na lang natin pag-usapan yung iba. Kapag papansin ninyo, pag magtra-transpose tayo ng input size, sabihin natin, for example, n is equal to 1,000, pag n cube, mas malaki na yung value niya. So, ibig sabihin, it requires more running time. So, ibig sabihin, mas mataas yung n cube kesa sa n squared. So, ang susunod sa n cube, for this example ay n squared. Kasi pag i-multiply natin yung 1,000 doon sa, ililipat natin yung 1,000 dito sa n, magiging 1 million siya. Tapos, ang next dito ay yung n. Kasi yung magiging value lang ng n is yung 1,000. At ang pinakamabilis ay yung ating constant kasi wala siyang connection sa ating input size. N lang siya. Ay, n lang. Yung value lang niya, which is 1, for example. So, yan yung, itong mga terminologies naman na ito, ay pwede rin nating masabing rate of growth. Sila rin ay rate of growth. Pero meron ding terminology na common, ang tawag dito ay complexity. Complexity. Complexities. So, yung term natin na rate of growth, ay pwede rin nating sabihin na complexity. So, pag magsasample tayo ng mga codes na gusto nating malaman ang kanyang rate of growth or complexities, magagawa nyo na siya kasi nagsample tayo dito sa code na ito. Try natin ganyan, magsample lang isa pa. How about yung
last na lang para ma-ensure ko talaga na medyo naintindihan nyo yung mga terminologies natin na running time, rate of growth, or complexity. Justin RJ. Yon. Sige, igilid mo. Medyo ilagay mo siya sa left. Yan. Na maglagay ka ng kahit kalahating space na pagsulatan natin, ah. Kathleen, sige. Ikaw na, Kathleen. Yung kung paano yung pagkaintindi mo, i-apply mo lang. Walang problema kung mali o tama, just do it. Sa instantiation nitong array natin, may running time ba? Dito, oh. May running time ba tayo? N? O sige, lagay lang natin N. Dito naman tayo sa may for loop. For loop. Itong first line ng ating for loop. Ano naman siya? N squared? O sige, N squared. And then, dito sa loob, yung ating system.out.println 1. O sige, try natin So, etong sagot ni Kathleen, Paul. Sige, dito muna tayo sa ganyan, sa unang line of code natin. Etong int r is equal to new int, naging ganyan na siya eh. Hindi lang siya initialization of a variable, kundi nag-assign na tayo ng values sa loob ng variable. So, kung ihiwalay kasi natin itong code natin na ito, pwede nating sabihin na r is equal to, and then yung values na ito. So, ibig sabihin, we will have running time. Pero kung ganyan lang sana siya, int r is equal to new int without the values of the array, ibig sabihin, hindi natin siya isa-subject to running time. So, since meron na siyang value dito, ito ay constant na 1. Siya ay constant na 1. And then next, dito naman sa ating for loop, ayan, since nag-iisa siyang for loop, hindi siya nested, pag ganun, pag hindi siya nested, hindi tayo lalampas ng n. Hanggang n lang tayo. Hanggang linear lang tayo. Wait lang. Parang meron akong maling ganyan dito, ah. Tama. N naman yung linear. So, kapag isang for loop lang at walang nested for loop within that loop, ang pinakamataas natin na ganyan na running time is hanggang n lang. So, hindi dapat ito n squared. N lang dapat siya. So, hindi siya n squared, Kathleen, ah. Kapag n squared, ibig sabihin, meron tayong for loop within that loop. Okay? So, kung gusto mo siya maging n squared, dapat sa loob ng for loop na ito, meron na namang for loop dito. Hindi itong system.out.println. Kung gusto mo siyang maging quadratic, kung gusto mo siyang maging n squared. Pero kung nag-iisa lang siya na for loop, simple for loop lang siya, n lang siya. And then, tama itong 1 dito. So, to simplify this ganyan, running time, sige nga, Kathleen, ano siya? Ano ang final function natin ng running time? 2n, sir. Okay. So, 2n, sabi niya, applying the rules of algebra. Meron ba tayong another n? Nag-iisa lang naman yung n natin. So, pag wait lang. Pag nag-iisa lang yung n at wala ng ibang n, ibig sabihin, ito yung pinakamataas. So, n plus
2. Bakit? Kasi ganito lang yan. Oh, i-add mo lang naman yung mga yan. 1 plus n plus 1. Transpose mo lang siya dito. Yan. Kaya siya naging n plus 2 kasi in-add mo lang yung 1 plus 1. So, n plus 2 siya. So, if ever na ang input size natin ay, for example, if n is equal to 1,000, ano ang n natin? Dito sa n plus 2. N plus 2 is equal to 1,002. Wow, Angela Rosales. Galing, 1,002. Tama, 1,002. Okay, next. Punta na tayo sa next natin na ganyan topic. Ito naman tayo sa ating rules. Medyo na-apply na natin yung rules in comparing algorithms natin, pero isa-isahin lang natin siya. Nakalagay din siya doon sa ating LMS topic 2. So, nakalagay doon, nasabi niya, that input size should be greater than 0. So, greater or equal to 0? Greater or equal to 0 ba? Yeah. So, the input size should be greater or equal to 0. So, dun sa sample natin kanina ng mga codes, syempre, kung wala ka namang ganyan, line of code, eh, kahit constant, wala ka ma-generate na running time. So, pag magsasubject tayo ng ganyan, ng algorithm, comparison of algorithms, para malaman natin yung mas efficient na algorithm, syempre, kailangan merong laman yung ating codes, meron siyang running time. So, dapat input size is greater or equal to 0. Hindi natin kailangan, yung input size natin, hindi siya dapat 0 or pababa, negative. Okay? And then, pangalawa, sabi dito, functions do more work for more input. Sabi dito, functions do more work for more input. Na-illustrate na rin ito eh, doon sa ganyan kanina, sa graph natin. So, ito yung running time natin, ito yung n natin. Habang papataas, habang paparami ng paparami ang ating input, pataas ng pataas ang ating running time. But it depends on the rate of growth or complexity. It depends on the rate of growth or complexity. So, try natin i-ganyan. I-draw yung mga nakita natin kanina. Yung sample natin dito. Yung meron tayong n at saka n squared at saka constant. So, for example, sabihin natin ito yung ating constant, ito yung ating n, ito yung ating n squared. Ganyan. So, for example, if n is equal to 1,000, based on this graph, sample, ano ba yung mga values natin kanina doon? Pag n squared lang siya, 1,000 raised to 1,000, ay 1,000 raised to 2 is equal to 1 million, and then 1,000, and then 1. So, ito, 1, tapos sabihin natin, dito naman yung 1,000, dito yung 1 million. Yan.
So for sabi dito, functions do more work for more input, but it depends on the rate of growth or complexity. So for example, if n is equal to 1000, based on the rate of growth or complexities, makikita nyo na talagang pag malaki yung n, mas mataas, mas matagal yung kanyang running time. Ganun lang yon. So kaya yung n squared dito, pag ganito siya, kasi for example, nandito yung point ng 1 million. Tapos ito, 1,000. For example, nandito yung point ng 1,000. Tapos for example, nandito yung point ng 1. Ganyan. Okay? Next. Drop all constants. So, ang third rule natin ay drop all constants, sabi niya. So, dun sa example natin kanina, meron tayong constant. At dapat ayusin natin yun kapag gusto natin i-subject into the simplest analysis of algorithms. So, kanina, wait lang, slot ko dito, drop all constants. Yung pinaka-final natin na rate of growth kanina ay 3n squared. So, sabi niya, drop all constants. Saan dito ang constant? 3. So, tatanggalin natin yung 3. Sabi ng rule natin sa comparison of algorithms ay idadrop natin yung constant na 3. So, ang magiging final rate of growth or complexity na lang nung example natin kanina doon ay n squared. So, magtataka kayo, sir, bakit ganun? Eh, pag imumultiply natin yung 1 million na original value ng n squared sa 3, magiging 3 million siya. So, napaka-significant nung 3 million versus 1 million. Pero, according to the rule of ganyan, of analysis of algorithm, the simplest analysis of algorithm, which is mamaya pag-uusapan natin, yung big O analysis, big O, ay hindi na natin kakailanganin pa nung ating leading constants. Now, this example, in this example, yung 3. So, i-slash natin. So, mapapansin nyo, yung simplest analysis of algorithm natin using functions ay medyo ganyan siya, medyo hindi siya makatotohanan based dun sa ating talagang ginagawang comparison of algorithms in real world. Pero since ipa-follow natin yung instruction ng ating resource na sinasabi niya dito, all leading constants should be disregarded. Follow lang natin kasi meron yung merong dahilan kung bakit. At later on, malalaman natin kung bakit. So, magiging n squared na lang yon. So, ang final complexity ng code kanina ni 3D ay magiging n squared na lang. And then, the next rule, sabi niya dito, we don't care for n lesser than 1. We only care for n greater than 1. Of course, kasi syempre, yung value natin na 1, when it comes to rate of growth or complexity, ay ang pinakamababa ay 1. So, wala talaga tayong pakialam sa mga values. Value dito na lesser than 1. For example, kung 1 ang input size natin at dito yung point, wala tayong pakialam dito sa values na ito. When we are going to subject it to running time. So, pakialam lang natin is yung n is greater than 1. Okay? Next rule, ignore lower order terms. Ignore lower order terms. Okay? So, nagawa na rin natin tong rule na ito kanina dun sa una natin example. So, in-ignore natin yung lower terms ng ating function. So, ibalik lang natin na 3n squared plus
Ano yun? 3n plus 10. 3n plus 10. Sa lahat ng lower order terms, na-explain naman natin kasi insignificant siya, ay hindi natin siya kailangan, so tatanggalin natin to. Kaya naging 3n squared lang siya. So, yun yung another rule natin. Next, for logarithms. Ignore the base of logs. Kasi meron tayong ganyan, meron tayong rate of growth or complexity na logarithm. At yung mga yun ay, meron tayong example na log, ano ba yan? Log n, meron din tayong n log n na complexity. At itong mga ito ay nasa in between ng n linear at saka ng constant. So, nandito sila nagre-reside. Diyan. So, ibig sabihin, mas slower. Mas slower siya. Ibig sabihin, pag meron kang log n or n log n na rate of growth or complexity ng code mo, ibig sabihin, mas mabilis pa siya or mas efficient pa siya kesa sa n na rate of growth na code. So, kung paano nyo later on yun i-code, depending on the ganyan, the problem, or the problem set, depending on the problem set and the algorithms that you will use, ay pwede nating magamit yung n log n or log n. So, sabi niya dito, for logarithm, ignore the base of logs. So, ibig sabihin, meron kasi tayong mga base of logs. Sa calculator, kapag gagamit ka ng log function, ang default base niya ay 2. So, base 2, ang default base. Sa kahit na anong calculator, base 2. So, ibig niya lang sabihin dito, i-ignore mo ang base ng logs. So, kahit na anong gamitin mo na base, it's okay. O kahit gamitin mo yung base 2 na default, okay lang. So, for example, kanina, meron tayong n is equal to 100. 1,000 pala. Try to compute nga, log of 1,000. Tapos ito naman, 1,000 log 1,000. Try to compute nga. Log of 1,000 is equal to 3. How about ganyan? 1,000 log 1,000. 3,000. So, kung mapapansin nyo, kung n is equal to, kung n lang siya, n complexity lang siya, linear, 1,000 din siya, ay 1,000 lang siya. So, ibig sabihin, kung tatry natin i-plot yung mga ganyan kanina, ito, 1 is equal to 1, tapos dito, n squared, 1 million. Sa running time, pagbabasehan natin ang mga complexity sa rates of growth, makikita mo na kaagad kung ano ang mas mabilis. So, mas mabilis si constant, tapos si log n, 3 lang yung running time niya. Tapos si n log n, 3,000. Actually, mas mabilis pala si n. So, dapat dito siya. Tapos si n log n is after nung ganyan. So, ilagay nga natin dito. Ito ay log n. Tapos dito is n log n. So, pang mag-graph kayo later on ng mga different types of rates of growth or complexity. Pag mag-supply lang kayo ng ganyan, ng value, ng input size, makikita nyo na kung ano yung mas mabilis or mas efficient na algorithm later on. Okay? And then lastly,
sabi dito, equal sign means that the rate of growth is a number of the set of algorithms yan. Yung equal sign natin means that a rate of growth is a member of the set of algorithms. And dito na tayo magsisimula doon sa ating next subtopic, which is yung ating big O analysis. So, itong equal sign, may connection siya doon sa ating big O analysis. Ang gusto lang natin palabasin dito is that, for example, itong ating ganyan, itong ating original na function kanina na 3n squared plus 3n plus 10. Is this function kanina, based dun sa code natin kanina, I member of the set of algorithms of a certain complexity or rate of growth? So, kung ganyan, kung isa-subject natin siya na ganun, example, big O analysis, for example, big O, and then, example, n squared, yan. Ang tanong dito, ang tamang pagbasa dito is 3n squared plus 3n plus 10 a member of the set of algorithms of a complexity of order of n squared? Ganun lang siya. So kung isisimplify natin to kanina, sabi natin, magiging n squared na lang ito, di ba? Magiging n squared. Kasi tatanggalin natin yung 3 na leading constant at saka yung mga lower order terms. So, is n squared a member of the set of algorithms in the order of n squared? Yun ang next nating pag-aaralan. So, punta tayo sa ating topic na big O notation. Mag-sample lang tayo ng another function. What if my ganyan? What if my code has a function of running time na ganito, 5n cubed plus 3n squared plus n plus 10. What is the simplified version of this function of running time? Ano ang simplified version? N cube. Correct. So, ganun lang siya. Kapag itatry lang natin siyang, correct si Gabriel, ah, Gabriel Pua. So, shoutout lang kay Gabriel. Baka kasi ganyan. Kasabihin niya na hindi ko siya nare-recognize. Sige. So, ang ganyan lang natin, goal lang natin dito sa rules or notes in comparing algorithms ay to simplify yung ating function of running time. At yung another ganyan natin, another goal natin mamaya is yung pag subject natin nung finalized or simplified na rate of growth nung ating function of running time to big O analysis. Using big O analysis or big O notation. So, ganun lang siya. Let me draw yung kung ano yung nilagay natin dun sa ating LMS. So, ito yung ating running time. Ito pa rin yung ating N. And then, meron tayo ditong example.
meron tayong running time na n. Example ah, kung yung running time natin ay n or linear, paano natin na isa-subject siya sa big O analysis? So, meron tayong different symbols dito. Unahin na muna natin yung ating big O. Big O. Meron din tayong small o. Meron tayong, anong tawag sa symbol na to? Okay, ball, sir. Ha? Justin, ikaw ba yan? Pokeball? Mali. Kasi may bilog sa gitna ang pokeball. Hindi siya pokeball. Same rate. Hindi. Julius Caesar, ang tanong ko is ganyan. Anong tawag sa symbol na to? Or how do we describe or label this symbol? Greek symbol ito ah. So, ito ay theta. Yung mga mathematicians dyan, o yung mga miyembro ng ganyan, miyembro ng fraternity, nakalimutan nyo na. Yan, meron tayong symbol na theta. Tapos, meron tayong, ito, ano naman ito? Omega. Tama. Eh, ito. Pokeball din. Dalawang pokeball. Nandito ba sila Gio? Tsaka si, ay, tama, si Gio at tsaka si James. Favorite nila tong shape na to eh. Ayun, small omega. Sige, small omega. Small omega. Yan. So, mga Greek symbols lang yan, guys. Huwag kayong matakot. So, kung for example, ang ating ganyan, ang ating function with running time ay linear n, paano natin siya isa-subject into big O analysis? So, kapag ganito siya, itong mismo nating ganyan, mismo nating function of running time, ito yung sinasabi nating theta or same rate. Ayun, sinabi nga ni ganyan kanina ni, diba nagsabi kanina na? Nung same rate? Yan, same rate. Kapag big O naman, ibig sabihin ay same or faster. Same or faster. So, pag faster, saan? Dito ba sa side na ito? Or dito? Dito ba siya? Below the theta n? Or above the theta n? Below. Tama. So, lahat ng mga nakalagay dito later on, ibig sabihin faster siya. Faster algorithm siya. Lahat ng nakalagay dito ay slower. Kasi nga, diba dito yung ating running time. Pag mas mababa yung ating running time, ibig sabihin, mas mabilis yung ating algorithm. Pag mas mataas yung ating ganyan, yung ating running time, ibig sabihin, mas mabagal yung algorithm natin. Hindi siya efficient. Ganon. Okay? So, kapag same or faster, ibig sabihin, dito na point, sample lang ha, dito, hanggang dito, ayan yung sinasabi nating big O. Same or faster. Kapag small O naman, sabi niya, pag small O, faster lang siya. Faster. So, ibig sabihin, pag faster lang siya, hindi siya the same. So, outside siya nung theta n. Sabihin natin dito na lang siya. Dito hanggang dito. So, yan yung small o.
Ang omega naman, ang big omega naman ay slower. Same or slower. At ang small omega naman ay slower. Sige nga, paki-drawing nga yung ganyan. Yung kumbaga range of possible values ng ating big omega at saka small omega. Yun, sino yan? O, tama. Tama yung big omega, pero kung ganyan, para ma-distinguish natin yung slower, dapat meron kang, for example, point dito, no? Sino ka? Si Jerome. Sige, sige. So, ganun. Ito yung ating, kumbaga, chart ng ating big O analysis. At yung ating learning task for this week ay gusto lang nating malaman kung yung mga specific na yung raw or yung parang pinaka function of running time ng isang code ay a member of the set of algorithms of the order of a certain rate of growth or complexity. So, yun yung gusto lang nating malaman doon sa ating learning task. So, tignan natin yung mga examples, explain natin ng mabuti. Yung nakalagay sa atin na, sa LMS na example, sabi dito sa example number 1, example number 1, if I have a function of function that grows the rate of n raised to 4 over 3, is that a member of the set of algorithms that grow with complexity order of n log n? So, is that a member of the set, ibig sabihin equals, of algorithms that grow with a complexity order of n log n? So, big O, N, log, N. So, ito bang N raised to 4 third is equal to order of N log N? So, ang sagot lang dito is either true or false. Paano? Paano natin malalaman kung true or false ba siya? Sige. Kailangan natin mag-set ng input size. So, kailangan natin malaman yung input size natin. For example, n is equal to 1,000. And let's try to compute. 1,000 raised to 4 over 3 is equal to 10,000. So, 10,000 ito. 10,000 ang running time niya. So, what about ganyan? N log N. So, for example, kanina nalaman na natin yung 1,000 value ng N log N natin. Lagay lang natin dito ulit. O, 1,000 log 1,000. Remember, we will ignore the base of log. So, kahit ano yan, kahit base of 3, base of 10, yung default na lang ang gagamitin natin na base of logs, na base of 2. So, kanina, ito ay 3,000, di ba? 3,000 ba? Oo. So, ito nga, sabi niya dito is, kung pagkocomparein natin yung values ng running time, is 10,000 equal to big O 3,000. Kung try natin i-draw yung graph natin. Running time, this is N.
And then, ilagay natin yung running time natin na example, dito yung 3,000. Dito yung 10,000. Ayan. So, yung N raised to 4/3 natin nasa 10,000 daw siya. So, dito siya. N 4 over 3. Nandito siya. Sample lang ha. Tapos, yung ating N log N nasa 3,000 daw siya. So, nandito siya. For example. N log N. Ngayon, try natin i-draw yung ganyan. Yung mga points. Ayan. Hindi pa lumapat. Yan. Based dun sa ating big O analysis graph kanina, sabi natin big O. So, try natin lagyan ng big O dito. Big O, ibig sabihin, nandito siya. So, ang tanong lang kanina, is N raised to 4/3 a member of the set of algorithms that runs with a growth rate of order of N log N? True or false? Yan. Pag sinabi natin big O, same or faster. False. Napaka-obvious na false dahil outside siya nung big O. Diba? Yung ating big O ay nandito. Same or faster. So, ibig sabihin, outside yung value ng ating N raised to 4/3 doon sa big O natin. Dito dapat siya papasok kung gusto natin siyang maging true. Since nasa labas siya ng ating big O, ibig sabihin, ang sagot dito ay false. Tama? Tama. Next. Number 2. Mamaya kayo magtanong. Mamaya kayo mag-clarify. If I have a function with a raw function with running time 3n cubed plus 4n squared plus 5n plus 6. Is this function of running time a member of the set of theta n cubed? Pakisagot nga. Although nasa LMS yung sagot, tignan nga natin kung paano nyo gawin with all the computations and the graph para lang masabi natin na naintindihan. So, ang sagot sa LMS ay sabi niya, it's true. Pero bakit siya true? Ang sagot kasi sa LMS, true daw. Bakit siya true? Ganon din, gawin natin for example, 1,000 ang N natin. Apply the rules in comparing algorithms. Yan na guys. Habang iniintay natin si Terdy na gawin yung number 2. Okay. Sample na nir natin yung number 3 at saka yung number 4. Actually, yung number 3 nakalagay na rin yung sagot. Pero si number 4 ay walang sagot. Iniwan ko siyang blank. Parang kumbaga exercise na sana. So, dito naman, ito ay n minus 1 over 2 equals big O n squared. Tapos dito, n cubed is equal to big O n squared. Oh, gawin nung iba yung nandun sa kabilang ganyan, kabilang whiteboard. Sige na, para mabilis tayo.
sa sheet 7. Pampletuin mo 30. I-apply mo yung ganyan, yung input size din at pati yung graph. Best ganyan na lang, best effort sa pag-draw. Kasi alam ko nahirapan ka dyan sa phone mo. Pero just to show your classmates din na nahihiyang mag-try or mag-recite. So, ano yung theta natin kanina? Yung theta natin ay strictly same rate, sabi niya. Same rate. Unlike big omega at saka small, ay big omega. Big O at saka small O. Same or faster yung big O. Tapos yung small O natin, faster lang siya. So, kung theta, same rate. Ibig sabihin, is n raised to 3 equal to n raised to 3? Theta n raised to 3? Siyempre, same rate siya. Diba? 1,000 is equal to 1,000. Theta n 3. So, at the same point ang ating entry. And theta, sabi na ng theta, dapat equal lang siya. So, pasok na pasok siya. 1,000 raised to 3 is equal to 1,000 raised to 3. Kaya naging true yung sagot dito. Okay, thank you, 30. Next. Wow, na-drawingan na pala dito eh. Mas sunuring bata.
Bakit dalawang nagsusulat ng ganyan? False. Nag-aagawan kayo ng pagsagot, ha? Okay, number 3. Sinong gumawa ng number 3? Si Z. Sige. So, yung kanyang function ay n times n minus 1 divided by 2. So, applying the rules, syempre, simplify muna natin tong function na ito kasi pwede siyang masimplify. So, applying applying algebra, i-multiply natin yung n dito sa labas, dito sa n sa loob, kaya siya naging n squared. Tapos, itong n multiplied to minus 1, kaya siya naging minus n. And then, over 2. Applying the ganyan, the rules in comparing algorithms, we remove lower order terms. So, lower order terms dito ay magsimula dito sa minus n over 2. Tatanggalin natin yan. Slash, ang natira ay n squared. Ngayon, since meron na tayong simplified rate of growth or complexity ng ating function, pwede na natin siyang i-compare if it's a member of the set of algorithms with order n squared. So, 1,000, if n is 1,000, yung input size natin, raised to 2, it's equal to 1 million. Ganon din dito, kasi n squared din siya. So, ang tanong lang is n squared equal to order n squared. So, since big O is same or faster, pasok siya. Kaya, true ang sagot. Thank you, Zet. And then, number 4 natin, it's n cubed equal order of n squared. O parang napaka-ganyan eh, napaka-obvious ng sagot na dito. Diba? Kasi kung kanina nakikinig kayo dun sa pag-demonstrate pa lang natin dun sa codes, nung pag-tingin pa lang natin ng different running times ng first statement natin, alam na natin kanina dun sa types of ating complexities of rates of growth na mas slower ang n cubed kesa sa n squared. So, kahit hindi nyo na sana siya i-draw-draw or i-ganyan, talagang ang sagot dito ay false. Pero, for the sake of those who needs more example para maintindihan yung ating lesson, ito, ginawa ni... Sino yung sumagot sa number 4? Si Jerome. Okay, sige. So, if n is 1,000, n cubed is... Ilang zero to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 1 billion. 1 billion ang n cubed. Tapos, ang n squared ay 1 million. So, kung ang 1 million ay nandito, tapos ang 1 billion na sa taas, at kapag big O, ibig sabihin dapat faster siya, nandito siya dapat. Since nasa labas ng big O ang ating n cubed, the answer is false. Ako, tapos yung multo. Oo nga, may nakikiganyan. Nakikisagot ng false. Okay. So, to wrap up our lesson for this afternoon, ayun, yung ating algorithm analysis. We related yung ating algorithm analysis with your output of laboratory learning task 1. Sinampulan natin yung code ni 3D. Trinay nating i-identify yung mga running time ng bawat statement ng code. And then, nag-come up tayo ng raw na function of that code. And we try to simplify it. And, apply the rules of comparing algorithms para makuha yung pinaka-simplified version ng ating rate of growth ng code na yon. And we tried to analyze now using big O analysis yung ating codes. So, that's it.
that's our lesson for this week. And yun nga yung ating learning task ay sana sagutan nyo na siya mamaya pag nakapag-rest kayo ng konti-konti or hanggang bukas. Hanggang bukas naman yung ating deadline nito. So, I think kapag i-comment ninyo siya doon sa ating LMS, ay text lang ang pwede nyong i-comment. So, yung sagot nyo na lang doon sa ating true or false, ang ipopost nyo na comment doon sa ating learning task. Okay? Litin ko, ipost nyo na lang yung sagot, either true or false, doon sa 1 to 10 natin, doon sa ating lecture learning task 1. True or false na lang. Kahit wala na yung ganyan, yung drawing ng ating graph. And prepare for a quiz next week. Next week na lang yung quiz natin para may time kayong mag-review din nung para sa ating week 1 and week 2 na topics. Okay? So, yun na. Yes, Saturday. First hour. Ano yan? Score plus or equal to 5. Ah, wait lang. Oh, nakalimutan ko. Baka mamaya ay ganyan. Singilin niyo ako. So, yung mga may plus 5, I see Justin, RJ, kanina. Plus 5 sa quiz. Tapos, sino pa yung ganyan kanina? Yung dalawa? Si Ze. Eh, yung dalawa pa kanina. Para wala silang masabi. Limutan ko eh. Si Ralph at saka si J. Chris. Ralph Rivera at saka si J. Chris Ariola. Okay. So, silang apat ang may plus 5 sa quiz. Okay, bye-bye. Thank you, guys. I-update ko na lang kayo kung meron tayong Google Meet next meeting. Okay? Bye-bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir.